Yun. So ito yung mga yun. Compensation. Wait lang po sa palalabasin ko. Okay, so ito yung mga compensation income na ng mga minimum wage earner na exempt from taxation. So yung basic pay. Basic pay sa NCR ang basic ang minimum wage rate per day ay 537. Yan, yan yung pagkaka yung huling update na alam ko na minimum wage ng NCR. So yung NCR. Tapos atin dito sa Laguna, meron eh, hati sa Laguna eh, may 373, may 400. Ayan. So ito yung basic pay per day. So basic pay tsaka COLA, cost of living allowance. Sa NCR lang ako nakabasa nung may COLA, cost of living allowance na 10 pesos. So kaya siya 537 kasi 527 plus 10 pesos. Ano to, ipabago-bago yung ano yung minimum wage rate. Nagkakaroon ng update. Madalas talaga siya pataas. Tumataas. Pero yung ano, yung rate sa bawat area magkakaiba. Kasi di ba mayroon pang agricultural tsaka parang commercial industrial, magkaiba pa yung rate sa isang lugar. Okay, so yung basic pay tsaka yung COLA, yan. Tapos kapag may holiday pay si minimum wage earner, kasama yun sa exemption, yung overtime pay din, yung night differential pay. So, night differential pay, ito yung additional payment kapag ka graveyard shift yung shift ng empleyado. Yung panggabi, parang pang third shift yun eh. Parang pang 10 to 10 p.m. hanggang 11, 12, 4, 5, 6, 7. Hanggang 7 ba yun? 10 to 7? 10 p.m. onwards. 10 to 6. 10 to 6. Okay. Night differential pay. Yan. Meron silang additional. Parang additional yan. Premium yan. So may computation din kung paano kinocompute yung night differential pay sa payroll. Okay. Tapos may hazard pay din. Kapag hindi lahat ng minimum wage earner, depende dun sa trabaho. So pag sinabi nating hazard pay, ito yung binabay, additional payment ng mga empleyado na naka-assign sa mga danger or strife-torn area o kaya mga disease-infested places o kaya yung mga distress or isolated stations and camps which expose them to greater, to great danger or of contagion or peril to life. Yan. So yung merong panganib sa buhay. Parang yung ngayon kasi ang merong mga hazard pay na alam natin yung mga nasa health profession, yung mga health workers natin. So, pag minimum wage yung kanyang basic pay kasi ang pinaka ano basis ng computation ng holiday pay ng minimum wage earner yung basic pay. Kaya kasama sa exemption si holiday pay. So, meron tayo ilang holiday, yung holiday ng double pay pag regular, tapos yung 30% kapag a special working non-working holiday. Overtime pay naman yung beyond 8 hours na trabaho, kunyari nagkaroon siya ng approved na 4 hours na extension para sa araw na yon, so overtime pay na yon. Yan yung mga ano, yung computation kasi nito naka-base sa basic pay niya. Ayan. So ayan lang yung mga compensation income ng minimum wage earner exempted. Kapag nagkaroon siya ng ibang allowance, hindi nakasama yun sa exemption. Taxable na yun. Okay, so mga commission, kunyari naka-receive siya ng commission, honoraria, mga fringe benefits, ito yung mga pagka medyo galante yung employer, merong pakotse, pamotor, talagang binibigay sa kanila. Tapos yung mga pabahay, o kaya ano, yung employer yung nagbabayad ng ano ng rent ng bahay nila or ng tinutuluyan nila, kasama fringe benefit ang tawag natin doon. Okay. So ito yung may sample problem tayo dito. Ayan. Ayun, kapag nga may additional compensation other than the minimum wage yung naka-state sa taas na exempted, lahat ng yon ay magiging taxable.
Saglit lang, class, ha? Okay. So, example ng minimum wage earner na taxable. Okay. So, an employee serving as a messenger in a company in the Philippines but is classified as a minimum wage earner had the following data in the current taxable year 2020. Ayan. Okay. So, meron siyang basic salary including COLA, yung kung sa NCR to, ito yung 10 pesos per day. So, 153,700. So, ito, pag sinabi natin na, ano na siya, for the taxable year 2020, ang assumption dito, naka-total na siya, naka-annual na. Annual na yung amount. Unless naka-specify na naka-monthly. Kasi nagko-compute tayo ng tax on a yearly basis. So, itong basic salary niya na 153,700, naka-annual na to. Annual. Next, ay may overtime pay siya na 13,500. May hazard pay siya na na-receive na 6,000. Holiday pay, 3,500. Night differential pay na 1,800. So, di ba ito yung 6, kasama yung COLA, na exempted from income taxation. Kasi ito yung tinatawag natin na minimum wage income niya. So, kahit magkano pa yung amount niyan, basta pasok siya dun sa definition na minimum wage yun, yan ay magiging exempted from income taxation. Tapos, itong 13th month pay, meron kasi tayong basis sa tax code naman to. Yung 13th month pay, bonus and other incentives, lalo na itong nakaraang holiday, di ba? May mga employer kasi na bukod sa 13th month pay, nagbigay ng 14th month, 15th month, mga other bonus, mga productivity incentives. Basta hindi siya lalagpas ng 90,000, ay exempted. So first 90,000 of 13th month pay, bonus, and other incentive pay ay exempted from income taxation. So nasa tax code naman yung exemption na to. Actually, nandun sa train law. Tinaas siya. Dati kasi 30 lang yan hanggang sa naging paiba-iba yung amount eh. Pero yung final amount niya ngayon ay 90,000. So, exempted to kasi 12,600 lang yung amount niya. Hindi siya sumobra sa 90,000. Next, de minimis benefits exempt from income tax. Ito klas yung nasa tax code din na mga minimal benefit na nare-receive ng mga empleyado from their employers, katulad ng mga pa-uniform, yung mga medical cash allowance na binibigay sa empleyado, at saka dun sa mga anak ng empleyado, yung mga pabigas, may mga rice allowance na binibigay din si employer. So, pasok siya dun sa listahan ng de minimis. So, nasa ilalim dito sa lesson at nasa dulo siya. Yung listahan nito mga de minimis benefits. Pero naka-indicate naman dito na yung de minimis benefits na nandito na 17,000 exempted from income tax. So, hindi rin ito kasama. Kasi ang pinapakompute dito, class, sa problem na to is the taxable net income and the basic income tax due. Minimum wage earner siya. Pero ang exempted nga lang natin itong 6. Okay, next. So, exempted to. Exempted din to. Next ay yung interest income from bank deposit at final tax. Okay, meron tayong classification ulit ng mga ng income. Income na exempt, income na taxable pero taxable siya at final tax. Tapos yung income na taxable at basic tax. So yung tatlong kategori na yon, yung kategori ng mga income.
So ito daw ay subject to final tax. Ang pinapakompute kasi is the basic tax, basic income tax. So hindi rin natin siya i-consider dito sa computation. Kasi iba yung tax niya, final tax. Next ay commission, income from sale of friend's property. So siya yung nagbenta, agent siya, binigyan siya ng 300,000 commission. So walang exemption to, wala kang makikitang exemption para dito. So therefore, this is taxable. So income item na taxable to, number one to. Sumunod na item, gain from sale of his computer. So second hand, kung baka may sideline siya tungkol dyan sa, pag, sa mga computer. So 16,500, wala rin exemption yan. Therefore, taxable. Kahit na minimum wage earner pare, minimum wage earner siya. Next, transportation allowance monthly. So galing to sa employer, transportation allowance. 3,000 monthly yung nakalagay. So, kukunin natin yung annual amount niya, i-multiply muna natin to sa 12 months. So, yung 3,000 times 12 ay 36,000. So, ang mga taxable item, itong commission, itong gain from sale of his computer, tsaka yung transportation allowance na kailangan natin i-convert into monthly, into annual, dapat naka-annualize na siya. So, yung tatlong yon. So, yung tatlong yon yung bubuo sa ating sa taxable sa ating taxable net income. Okay, so ito yon yung commission, yung gain from sale of computer, tapos yung transportation allowance na minultiply sa 12 months kasi kailangan yung buong taon na amount. So, 36,000. So, ang total ay 352,500. So, wala tayong allowed deduction na ibabawas dito kasi wala naman siyang business or hindi naman siya nagpa-practice ng profession. Kasi yung dalawang yun lang naman yung allowed maglagay ng allowed deduction. Yung mga business expenses. Since hindi naman business or hindi naman registered business ito, walang allowed deduction na ilalagay. So, zero. So, ang taxable net income ay 352,500. Tapos, proceed tayo sa computation. Ito, class, ang automatic na tax table, automatic tax rate na gagamitin natin dito, yung tax table. Kasi wala naman siyang, walang binanggit tungkol sa 8%, hindi na siya allowed kasi hindi naman siya registered taxpayer. So, ang yung tax table yung gagamitin natin para ma-compute yung tax due na. So, ito ay nasa pagitan ng 250 to 400,000 na bracket. So, makocompute natin na tax dyan ay 20,500. Pwedeng pa-check. Pwedeng paki-compute. Kasi kilala nyo na naman yung tax table natin. So, ito ay minus 250 times 0.2. Tapos yun, 20,500. Yan yung magiging tax basic income tax due ni minimum wage earner. May question po ba dito para sa minimum wage earner? May question ba? Wala pa po. Okay, next. Income taxation for married couples. So, sa bata ng ano, ng tax code, yung married couple, separate ano pa rin naman sila. Separate taxpayer pa rin naman sila. Kaya lang for the purpose of computing the family income, pinagsasama yung income ni husband and ni wife. So, yan ay according sa section 51 ng ating NIRC, nakalagay yun doon na kailangan yung married couple ay i-combine yung kanilang, i-combine lang naman sa form lang naman, pero hindi naman sa computation kasi